The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. When they take you before synagogues and before rulers and authorities, do not worry about how or what your defense will be, or about what you are to say, for the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ipagpatuloy natin ang ating paggawa ng mabuti. Huwag tayong huminto o magsawa sa paggawa ng kabutihan. Ang Diyos Espiritu Santo, ay isang nabibigay sa atin ng liwanag, lakas at inspirasyon upang patuloy tayong gumawa ng mabuti. Kasi naranasan natin to, kalimitan o maring madalas nga, gumagawa na tayo ng mabuti. Tumutulong na tayo, nagsasakripisyo na tayo, nagmamalasakit na tayo, nagmamagandang loob na tayo, pero hindi na nga tayo pinasalamatan, sinisiraan pa tayo. Minamasama pang ating ginagawa, hinanapan pa ng maliong butas, ginagawan pa ng kwento, inibang istorya, nagsisip-sip lang yan. May hihingin yan pagkatapos, may motibo yan, nagpapakitang tao lang yan. Kaya nakakasakit yung ganitong mga salita. Yung pagkatapos mong magmalasakit, mong magmagandang loob, wala silang utang na loob. Kaya nasasaktan tayo. Kaya kung medyo mahina-hina ka, sabihin mo ayoko na. Pagkatapos kong gumawa ng kabutihan, itong susukli nila sa akin, ayoko na. Kaya ng ating ebanghelyo ngayon, magandang paalaala sa atin. Huwag kayong huminto sa paggawa ng kabutihan. Huwag kayong magsawa. Ang paggawa ng kabutihan, gawain niya ng Diyos. At yan ang gusto ng Diyos. At yan din ang kanyang pinapagawa sa atin. Ang Diyos, hindi nagsasawa sa pagmamahal sa atin. Ang Diyos, hindi nagsasawa sa pagpatawad sa atin. Ang Diyos, hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti sa atin. Kaya nga sabi niya, tuloy lang yung paggawa ng kabutihan na hindi naghahangad ng kapalit o ng kabayaran. Gawin nyo lang yung tama. We do something that is good because it is the right thing to do, not because we expect anything, any reward in return. Gawin natin yung mabuti kasi pag gumagawa tayo ng mabuti, ginagawa natin ang gawain ng Diyos. At ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Pag tayo'y gumagawa ng mabuti, tayo nakikiisa sa layunin at kalooban ng Diyos. Kaya natutuwa ang Diyos sa atin. At pag patuloy kang gumagawa ng mabuti, it becomes second nature to you. Parang naging likas na sa'yo, paraging natural na sa'yo, na kahit saan man, kanino man, anuman ang sitwasyon, kabutihan pa rin ang gagawin mo. Kasi naging likas na yun sa'yo eh. Parang natural na sa'yo yung paggawa ng mabuti. Kahilingin natin sa ating Panginoon, sa ating mahal na ina. Panginoon, mahal na ina, tulungan niyo po ako na magkaroon ng lakas at katatagan at liwanag ng isipan na lagi akong gumawa ng mabuti. Kahit na
hindi sinusuklian ng kabutihan. Kahit na siraan pa ako, masamain pa nila ako, ipagpatuloy ko ang paggawa ng kabutihan. Sapagkat ang kabutihan ay ang pakikiisa sa iyo, Panginoon. Kahit kananiwang tao lang ako, kahit mahina ako, kahit nagkakamali o nagkakasala ako, pero pag nakakagawa ako ng mabuti, ginagawa ko rin ang gawain ng Diyos. Kaya ako ay lalong nagiging malapit sa Diyos at sa mahal na ina. Panginoon, mahal na ina, turuan mo ako na huwag magsawa, huwag huminto sa paggawa ng mabuti. Ang tunay na dasal ay humahantong sa paggawa ng kabutihan. Ang tunay na dasal ay nagbubunga ng mabuting asal. Ang tunay na dasal ay nagbubunga ng mabuting asal. Kasi hindi po yun sapat na sabihin natin na nakapasok ako ng simbahan, nakasimba ako, nakapunta ako ng manawag. Pero kung wala ka namang mabuting ginagawa, kulang yon. Hindi yon sapat. Kasi tandaan natin ha, ang tunay na dasal ay nagbubunga ng mabuting asal at mabuting gawain. Ang mabuting Diyos ay nakikita sa mga mabubuting mga tao na hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti. Katulad ninyo.